Senator Joy Belmonte was one of the first to put up the kadiwa. Mabilis siya nag-respond kagad nung nagtataasan na yung presyo. Kaya at yung Quezon City, medyo model namin yan eh. Tinitignan namin yung ginagawa ninyo. Because you do it on a different scale than the others. Kasi siyempre maliliit yung iba compared sa Quezon City. Kaya kung kakayanin ng sistema ninyo ang Quezon City, eh, kakayanin nyo mas maliliit. Kaya... May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan, nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. Ang gabi nagmaliw ng ganap, at lumipas na ang magdamag. Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Bumiti na ang pag-asa sa umagang anong ganda. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan, nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan, nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan, bagong lipunan. President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., Secretary Benny Laguesma of the Department of Labor and Employment, sir, Secretary Fred Pascual of the Department of Trade and Industry, to our Vice Mayor Gian Soto, to our national government officials, local government officials, and department heads, and to all of the congressmen of Quezon City, as well as the Sangguniang Panlunsod members. At sa lahat po ng mga Q citizens na naandito ngayon, good morning! Lubos kaming nagagalak dito sa Lungsod Quezon dahil isa ang Quezon City sa mga piling lungsod sa Pilipinas na bahagi ng programang Kadiwa ng Pasko na pinangungunahan ng ating minamahal na Pangulo at ng Department of Agriculture. Sa ngalan ng lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon, muli maligayang pagdating sa aming lungsod at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Short and sweet, Mr. President. Ayan, maraming salamat once again ang ating punong lungsod, Mayor Joy Belmonte. Hindi na natin pahabaan pa o patatagalin pa ang ating presidente na Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Talagang ramdam na talaga ang Christmas spirit dito sa Quezon City. At sabi ko sa isang grupo doon, kayo yung maiingay sa caravan, ano? Siguro kayo din kasama.
Ay nako, maraming salamat sa inyo. Ang ating butihing mayor ng Quezon City, Mayor Joy Beltran, ang ang kanyang vice mayor Soto, vice mayor Soto, at mga congressman, lahat ng aking mga kasama sa pamahalaan, maraming salamat sa inyong pagdating ngayong araw. Lahat ng ating mga local traders na yung ating tinatawag doon na MSMEs, and lahat ng ating mga naging supplier para dito, lahat po kayo, maraming po salamat sa inyong paglahok dito sa aming ginagawa na kadiwa para sa Pasko. Alam nyo po, ito ay pamamaraan upang makapagbigay tayo ng pagkakataon sa ating mga kababayan na makabili ng mga iba't ibang commodities na may savings, dahil nga dumidiretso kami sa supplier, dumidiretso ang pamahalaan, at ang maganda sa pamahalaan ang nangunguna ay ang pamahalaan ay hindi kailangang kumita. Kaya kahit walang kita kung ano yung binili, kung magkano binili, ganun din ipinagbibili. Kaya ito yung naging lamang ng kadiwa. At isa pa, bukod pa dyan, ay makikita natin ay nabigyan natin ng pagkakataon ang ating mga MSMEs na mabigyan sila ng isang lugar, isang palengke kung saan naman nila maipagbili ang kanilang mga produkto. Sa nung nagsimula ito, isa sa una si Mayor Joy Belmonte ang isa sa una nang nag-start dito, pero LGU based pa lang doon. Kaya't nakita ng mga ibang LGU na maganda naman ang naging patakbo, kaya't yung ibang LGU gumawa na rin ng kadiwa. Naisip namin, dapat siguro gawin na nating national program, dahil lahat naman sa buong Pilipinas ay nangangailangan. Kaya't ka namin, umpisaan natin dun sa mga LGU, dito lalong-lalo na sa NCR, dahil talaga dito, na kung titignan ninyo, ikumpara ang presyo ng bilihin ikumpara yung presyo ng bilihin ay talaga naman ay makikita na meron talagang advantage para sa ating mga kababayan. Kaya't bukod pa ron ay palapit tayo sa presyo na aking pinapangarap para sa bigas especially. Dahil nakakapag-ano na tayo, na ipapagbili na natin ng 25 pesos, ubus ka agad yan. Yan, sigurado yan ang unang nauubos eh. Kaya't gagawin natin ito, national program na. Hindi lamang sa mga LGU, magtutulungan na ang Office of the President at ang ating mga LGU para lahat, dahan-dahan kumakalat ang dami nito. Kaya yan po ang ating dapat ipagpatuloy. At masasabi ko na kahit pagkatapos na ng New Year ay hindi naman namin ititigil yung kadiwa sa Pasko. Patuloy na yan. Hindi na hanggat maari patuloy ang kadiwa para naging national program para lahat ng buong Pilipinas ay makikita naman nila at makakatikim naman sila ng savings dun sa kanilang mga binibili. Kaya palagay ko maging magandang Pamasko ito, pero yung parang I hope it is the gift that keeps on giving. And that is what we have been working towards. We have to thank, siyempre, ang ating mga LGU, dahil sila talaga ang nag-take ng initiative nito. And again, our mayor, Mayor Joy Belmonte, was one of the first to put up the kadiwa. Mabilis siya nag-respond kagad nung nagtataasan na yung presyo.
Kaya at yung Quezon City, medyo model namin yan eh. Tinitignan namin yung ginagawa ninyo. Because you do it on a different scale than the others. Kasi siyempre maliliit yung iba compared sa Quezon City. Kaya kung kakayanin ng sistema ninyo ang Quezon City, kakayanin yung mas maliliit. Kaya we were looking and seeing ano yung mga tinatawag kung tawagin ay best practices ay tinitignan namin para maging mas maganda. Kaya andito po ako para tingnan na maayos naman ang patakbo dito ng dito sa Quezon City, dito yung ating kadiwa ng Pasko at mukha namang nagiging maayos at may nararamdaman naman na savings ang ating mga kababayan. Kaya maraming salamat sa LGU Mayor, to the whole Quezon City government, ang ating mga local traders, ang mga suppliers, ang mga rallyista. Parang nakikilala ko yung mga boses nyo sa rally. Kayo yung nagbibigay sa amin ng sigla dahil ang lakas-lakas ng buhay sigaw ninyo. Tapos hinahanap nyo si Sandro, hindi ako. Kala ninyo, hindi ko alam. Alam ko yan. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagkikilahot. Nagtutulungan po tayo. Kailangan po talaga tayo magtulungan, makahanap ng paraan na tayo ay magkasama, ay tayo sabay-sabay ang ating galaw. Kahit na anong gugustuhin natin, kahit na ano na ating ipinapangarap, ay makakamtan po natin. Maraming salamat po. Merry Christmas po. Happy New Year.